At itong hindi pa natatapos na issue labang kay NCRPO Chief Debold Sinas na kesyo siya po at ilang pang mga opisyal ng PNP NCRPO ang sinampahan ng kasong kriminal. Ito naman si Lacson. Ang sabi ho, mga kaibigan, eh parang maawa kayo kay Sinas. Isipin nyo na lang yung kanyang naipaglingkod, ha, na mahabang panahon sa law enforcement service. Yon, doon daw natin tignan at hindi doon sa kasalanan, yun ang ibig sabihin, ano po. So lahat po ng nagsiservisyo, eh lisensyado ng gumawa ng kawalang ng kalukuhan, paglabag sa batas, dahil ika nga, nagsiservisyo naman sila. Ganun ba yun? Ha, Senator? Lacson? At mga kaibigan, ano ba ito isa? Si Sinas, sa kabila po na sinampahan, di umano ng kasong kriminal ay mananatili sa kanyang pwesto. Iba na ang panahon. Itong new normal. Ha? Ganito na ang magiging new normal pagkatapos po ng pandemic. Ano ho? Sinasanay na tayo unti-unti. Ang mga pwedeng hulihin lang nalalabag sa batas, yung hindi ka panalig. Pag inaakala nilang ikaw ay nasa kabilang bakod, aba, eh, ikaw lang ang pwedeng, ikaw lang ang hindi pwedeng lumabag sa batas. New normal eh, di ba? Yan ang new normal na tinatawag. Etong kay Sinas, yan, kaso rin ng double standard dyan. Oh, hindi mo ba? Yan din ang sinasabi ngayon. Ang tawag dyan na isa pa, yung double standard, yung compartmentalized justice. Oh, yung selective eh. Ha? Namimili yung batas. Mga kaibigan, kung kanino gustong ipatupad. Iyan ba naman eh, kung talaga ipapatupad dyan eh, nasa pwesto pa ba yan? Di ba? Oh, eh kung alimbawa may delikadesa rin yun, yun ang isa pang wala kasi sa mga public official na ngayon eh. Wala na yun eh. Ilang kaya, hindi natin alam yung mga nag-resign na iba kung may delikadesa. Si, definitely, si Cesar Montano, wala. Walang delikadesa yung kumag na yun. Di ba? Oh, mga kaibigan, sino pa? Aba, marami. Pero meron ding ibang nag-resign na ayaw sabihin ng totoong dahilan. Meron namang tila magre-resign na tila hindi. Pero alam natin eh, wala na yun eh. Kumbaga eh, para tayong naghahanap ng virgin eh, sa sauna bat eh. Ha? Ha, mga kaibigan, kung ang hinahanap natin sa mga public official ay delikadesa, oh, mantakin po ninyo dito kay Debold Sinas, sino maniniwala pa ngayon? Kahit sabihin mong merong isinampang criminal case, sino maniniwala? Eh, nung una pa lang eh, inabsuelto na ni Manyani eh, ni General Gamboa, 'di ba? Manyanita lang. Lahat ng palusot eh, mismong si Sinas hihingi ng paumanhin, tapos pero may pasubali pa eh. Bukon eh. Mga kaibigan eh, sana kung yung paliwanag niya nung una na pwede ko bang palayasin dumating doon. Hindi eh. Hindi 'yun ang nakikita naming senaryo sa naganap na party. Ang nakikita namin senaryo,
planado yung party. Ano katunayan? May mga nakasabit panlobo eh. Sa dingding eh. At catering ang pagkain, mga kaibigan. Eh para mo, ano yun, dumating yung bisita tapos umorder ka sa catering. Noon pa lang sila magluluto, eh katarantaduhan yun. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Tsaka ang NBA ngayon, pababa na ng pababa ang uri. Napapansin ko, mawalang galang na, mga kaibigan. Ba, eh, nung panahon ni Marcos at bago kay Marcos, walang iskandalo sa NBI, walang ganyang garapal na ganyan sa NBI. Ang NBI noon, low profile, pero kinatatakutan at nirirespeto. Eh, sino pa ngayon ang irirespeto natin? Binibigyan ko nga kayo ng halimbawa eh. Ito ngayon ang issue ha, yung double standard. Kasi dito, yung hinuli ng NBI na nagbanta kay Pangulong Duterte, mga kaibigan, eh ang pinagbabantaan si Pangulong Duterte. Oh. Eh matagal na yan eh, di ba? Meron pa nga mga bata noon, di ba? Hinahamon si Presidente Duterte sa video. Nagdodroga pa yata eh sa harap ng kamera eh, ng social, na ipinost sa social media. Natuntun yung mga bata, di ba? Yung pala matagal na raw yun. Eh kahit ba matagal na yun eh. Oh. Nagkaloko-loko, bakit? Kasi pinipili. Yun ang issue. Bakit pinipili nyo? Hindi mangyayari yan kung hindi kayo namimili. Yun yung sinasabi natin na yung katotohanan, hindi pwedeng baluktutin yun eh. Ha? Mababaluktot mo sandali, pero sa bandang huli, lilitaw ang katotohanan. Di ba? Kaya lang, may damage na. Ha? Nasira mo na yung proseso ng batas. Katulad niyan. O, paano yung naninira kay nagbabanta at naninira kay Vice President Robredo at saka sa ibang tao? Marami naman yan eh. Hindi lang naman yan eh. At saka kung banta, alam niyo yung banta, bakit ba may security ang presidente? Para saan yun? Hindi ba? Alalahanin natin, meron tayong NBI, meron tayong polis. Yang lahat ng yan, hindi lang para sa presidente yan. Magsisilbi. Magsisilbi yan para sa lahat. Especially sa mamamayang Pilipino. Ngayon, ano yung ibig sabihin ni Christian Monsod na isa sa framer ng 1987 Constitution? Siya ang pwedeng siyang authority kumbaga kaysa sa sino-sinong abogado lang magsalita riyan. Abay, paano mong ikukumpara si Monsod kung ang pag-uusapan 1987 Constitution sa kung sino-sinong damuho lang dyan na magbibigay ng interpretasyon niya? Ha? Eh samantalang ito yung gumawa ng konstitusyon. Ito mga to kamote lang. Di ba? Oh. Ngayon,
Ang ibig niya sabihin din dyan, kung tutusin ninyo, maganda itong sinasabi niya. Bakit? Kasi hinuli mo nga yan. Hindi mo sinunod yung proseso. Hindi ko mo sinabing, pag lumabag sa batas, pwedeng arestuhin, eh kahit anong paraan, pwede mong gawin. Hindi pwede yun. Kaya nga, sa bandang uli, yung maraming kaso ang nadidismiss dahil sa hindi sinunod yung pong proseso. Halimbawa, sa kaso ng droga, di ba mayroong mga kaso na didismiss? At mayroong mga kaso na didismiss, mga kaibigan eh, alinsunod naman sa proseso, yun ang labag sa batas talaga yun. Yun talaga masama. Halimbawa, nasunod lahat ang proseso, pagkatapos na dismiss sa husgado, eh ano pa nangyari doon? Di nagkablagayan doon. Mabuti sana kung na-dismiss ang kaso dahil hindi nasunod ang proseso. Kasi may kasabihan tayo eh. Magpalaya ka na ng 1,000 may kasalanan. Huwag ka lang magkukulong. Ha? Ng 1 taong walang kasalanan. Hindi ba? Oo. Kaya may proseso tayo. Bakit tayo may proseso? Ang sabi nga sa English, we are a government of laws. Ha? Tayong lahat, nasasakop tayo ng batas. Kaya yung sinasabi ni Mayor Lim, na naging kasabihang nagmula kay Mayor Lim, the law must be applied to all. Otherwise, none at all. Sabi nga, kinakantsawan pa ng iba yun eh. Eh pero, alam mo ibig sabihin nun, kahit di ka nag-aral, simple lang, ang batas, kaya ginawa yan, para sa lahat yan. Oh, hindi pwedeng dahil ayon sa gusto mo lang yung ginagawa kahit labag sa batas eh pumapalakpak ka. Masama yun. Dahil isang araw hindi mo masasabi na mangyayari sa iyo yan. At pag yan pinairal, pinabayaan nating umiral ang paglapastangan sa batas, mga kaibigan, alalahanin mo, meron kang mga anak, ha? At yung anak ng iyong mga anak ang maiiwan mo kapag ka naging normal na ginagawa na yan, binabaliwala na, paulit-ulit ng ginagawa, hindi ka ba nababahala? Kasi yung mga tanga, hindi nag-iisip yun eh. Ang isip nun, ngayon lang. Oh, hindi katulad ni Marcos. Si Marcos matagal ang foresight. Kaya ngayon, makikita mo, after Marcos, walang tumagal na proyekto rito eh. Meron ka bang nakita na proyektong nagawa simula kay Marcos hanggang ngayon ang pwedeng magtagal? Wala. Bigyan niyo ako na isa. Eh, sa project lang na nakuan eh, na tren eh, sino tumagal? Yung project ni Marcos na LRT hanggang ngayon tumatakbo, pinakikinabangan. Kung masira, bihirang-bihira. Oh. Yung mga nakikita nating pagbabago, ha? Paglaki ng paglawak ng mga karsada, nasa blueprint lahat ni Marcos yan. Kaya lang lahat yan natarantado nung iba na ang administrasyon. Halimbawa, yung LRT, hindi ba nagkaroon ng karugtong yan? Bakit nagkaroon ng mga karugtong yan? Talagang nasa plano yan.
kung tawagin yung blueprint ni Marcos. Matagal lang ano yan. Matagal na yung planong yan. Oh, yung binuksan yung Coastal Road, di ba? Yung mga expressway na yan, kay Marcos lahat yan. Alin ang nagtagal? Sabihin ko sa inyo, yung ginawa sa panahon ni Marcos na mga proyekto, panghabang panahon yun. I-maintain mo lang at i-improve mo lang. Ngayon, ang tanong, meron bang nakagawa pagkatapos ni Marcos ng proyekto? Ha? Na hindi kinopya kay Marcos o isinunod sa programa ni Marcos at proyekto ni Marcos. Ang pinakinabangan at sa ngayon, meron ba tayong pakikinabangan? Sige nga, yan ang tanong ko sa inyo. Hindi ba? Sa pagkain na lang eh. Mga kaibigan, wala eh. Ganun din sa batas. Mga kaibigan, sinira itong batas eh. Sinisira eh. Ha? Aliba, hinuli nila yan. Nagpasikat sila kay Presidente Duterte. Sino napabuti? Sila lang. Eh, sino napasama? Eh, napasama ngayon yung batas. Kasi nababoy. Mga kaibigan, hindi sinunod yung proseso. Oh, ayon dito kay Monsod, yung daw pag-aresto dun sa 41 taon na salesman naman sa Agusan del Norte dahil sa pag-post ng labang kay Presidente Duterte at kay Bongo, eh walang basihan since there was no warrant of arrest and the parties maligned have yet to file a complaint. Siyempre, kung walang kaso, walang nagreklamo, wala kang pagbabasihang kaso. Kasi yung tinutukoy dito yata, yung paninira, hindi ito yung nagtangkang pumatay, ha? Iba ito. Ha? Eh, walang warrant of arrest, inaresto. Oh, mga kaibigan. Eh, teka, ba't nawala yung ano ko? Andali lamang, ha? Oh, yan. Ang sinasabi. Walang warrant of arrest. And the parties maligned have yet to file a complaint. Ibig sabihin, dapat ang complainant dito si Presidente Duterte sapagkat ang ibig sabihin, yung krimen na inaakusa laban doon sa inaresto a crime against person eh. Oh, mga kaibigan eh. Kaya dapat merong nagko-complain. May nagre-reklamo. Yung aggrieved party dapat magreklamo. Hindi katulad nitong gagong si Soriano'ng tarantadong animal, mga kaibigan. Akalain ninyo, ha? Siya ang aking ibinubulgar. Eh, nag-utos siguro do sa Catanduanes. Di ba nagdemanda sa akin dalawa? Ano nangyari sa kaso nila? Dismiss. Bakit? Hindi naman sila yung tinutukoy ko. Ba't anong karapatan mo magdemanda? Hindi naman ikaw yung sinasabihan kong gago. Oh. Hindi naman ikaw yung sinasabihan kong wanted, criminal. Oh. Rapist. Pugante. Hindi naman ikaw yun eh. Anong personality mo mag-complain? Yun, ibig sabihin nun, mga kaibigan. Dapat nagreklamo si Bongo tsaka si Presidente Duterte. Ngayon, kung may complain, oh, eh, paila nila ng kaso sa Fiscal's Office. Pagkatapos, kung may lumabas na warrant of arrest, tsaka nyo pa-aresto, sinunod nyo yung proseso. Hindi ba katulad si Trump? Oh, yan yung proseso ng batas eh. Si Trump, ini-impeach, di ba? Sa Congress, in-impeach siya ng Congress. Ng kamara nila ron.
yung House of Representatives nila. O pagdating sa Senado, ibinasura ng Senado. Ano ibig sabihin natin? Doon gumagana yung proseso. Sinunod nila yung proseso. Kahit hindi natuloy ang trial kay Trump, ginawa nila yung proseso. May proseso para ibasura yung impeachment case laban sa kanya. Eh gawin niyo yung proseso para hindi masira, para magkaroon ng integrity ang batas o manatili ang integridad ng ating batas. Oh, hindi ba? Eh wala eh ngayon eh. Ang gusto ngayon people power. Anong people power? Yung kamukha sa EDSA? Hindi. Kamukha rin ito noon. Ito yung sukdulang version ng lipunan ng mga uto-uto sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Natatandaan naman eh, alam naman ito ng mga itong kasaysayan ni Kristo, di ba? Na bago siya hatulan eh, si tinanong ni Pilato kung sino gusto ninyong bitayin, ito ba mga magnanakaw na ito o ito si Kristo na wala namang kasalanan? Bay, sumigaw yung lipunan ng mga uto-uto, ito yung mga troll. May troll na nung araw eh. Ha? Yung uto-utong lipunan, mga kaibigan, ito yung ngayong nangyayari ngayon. Mga kaibigan, talagang napakabilis dumami, kumalat, masahol pa sa COVID-19 ang pagkalat ng mga uto-uto. Ang lipunan natin ay nagiging uto-utong lipunan na mas masahol pa sa uto-utong lipunan na ika nga nagpapako kay Kristo sa kanyang panahon. Oh, yan ang larawan ngayon, mga kaibigan. Kasi hindi sinusunod ang batas. Eh nun eh, mga kaibigan eh. Kaya nagugas ng kamay si Pilato, di ba? Alam niya, walang kasalanan yung tao. Tapos gusto niya bitayin. Oh, ngayon, sabi ni Monsod, the arrest were unconstitutional, labag sa saligang batas. No warrant of arrest, dahil walang warrant of arrest. No complaint, walang reklamo. No basis for warrantless arrest. Walang basihan, kasi meron tayong tinatawag na pwede ka ring arestuhin na walang kaukulang warrant of arrest. Eh pero ano yun eh? Ibang proseso rin yun eh. Yung warrantless arrest na tinatawag o hindi na nangangailangan ng warrant para ka-arestuhin ng otoridad, kapag ang otoridad nakita niya na ikaw ay aktong gagawa ng krimen. Katulad yung binaril nilang marine, di ba? Yun ang ginagamit nilang depensa ron sa marine na binaril, yung sinasabing lumabag sa Marine ba yun o Army? Army yata, di ba? Sa Quezon City. Oh. Yung lumabag sa protocol. Yun ang depensa nilang ginagamit eh. Eh pero hindi nila ma-establish yung gagawa ng krimen eh, yung tao eh. Ha? Yung sinasabi nila, may barrel, wala eh. Hindi nila ma-establish yun. Ngayon, pwede yung warrantless arrest kapag ka nakita rin, akto, ginawa mo yung krimen, nakita nung aresto sa'yo, pwede kanyang arestuin. E pati nga yung civilian arrest, pwede rin eh. Yung citizen's arrest na tinatawag, yun, warrantless arrest yun.
Kanino mo pa pwedeng gamitin yun? Sa pugante, kamukha ni Soriano. Ni Eli Kuyukot Soriano ng ang dating daan. Mga kaibigan, yun, yung mga kamukha niyang wanted, pag nakita mo yan, pwede mo siyang arestuhin. Oh. Tapos i-turn over mo sa authorities. Kasi may warrant sa kanya. At large siya, wanted. Oh, naintindihan nyo? Eh, yun ang sabi dito. Mga kaibigan, eh, pinaliliwanag niya lang yung batas. Wala masama dito. Ngayon, kung pag yung mga bobong makakarinig nito, mumurahin yan. Ibubuli yan. Ha? Paano? Wala naman talaga silang intensyong unawain ang batas o ang batas ay maipatupad. Dahil ang gusto lang nila kung ano yung mapapabor sa kanilang kagustuhan. Hindi ho ba? Ang gusto nila mangyari.